Chapter 4. Oo, sigurado ako. At sigurado kang akin ng bata? Alam mong ikaw ang una at wala naman akong nakarelasyon pagkatapos mo. Nagihinanakit na sabi ni Rose. Anak mo, pinagbubuntis ko. Isang sanggol? Sa mga sinabi ni Rose ay nagkatotoo ang bagay na pinakatatakutan ni Alexander. Nabitag siya ni Rose sa kaisa-isang bagay na ginarantiyan niyang hindi siya masisilo. At wala siya maaring sisihin kundi ang sarili dahil hindi siya nag-ingat. Gulat na gulat ka, ani Rose. Gulat na gulat din ako pero kung iniisip mo na ipapaterminate, hindi ko ipapagawa sa'yo. Putol ni Alexander sa sinasabi nito. Matandaan na tayo, taharapin natin to. Nagkakamali ka kung iniisip mo madali lang ang magkaroon ng anak, komento ni Rose. Hindi dapat nangyari to ngayon sa akin. Malapit na ang midterms at... Nag-aaral ka? Tanong ni Alexander. Oo. Naisip ni Alexander ang kulang-kulang na mga detalye sa pagpapaimbestiga ng ninong Solomon niya kay Rose. Kung paano hindi na ipakita sa mga litrato ang tunay na angking ganda ni Rose at ang hindi pagsasabi sa report kung gaano kadeterminado si Rose na umahon sa hirap at mapabuti ang sarili. Pero hindi na mahalaga mga yun ngayong ipinagbubuntis ni Rose ang kanyang anak. Hindi karapat dapat na maranasan ng kanyang ninong Solomon ang kahiyang ito. Huminga ng malalim si Alexander at pinatatag ang sarili upang ibigay ang pinakamalaking sakripisyo ng kanyang kalayaan at free will. Pakakasalan kita. Sabay na natawa at kumunot ang noon ni Rose. Huwag kang sira. Seryoso ako. Pakakasalan kita. Mabibigyan ko na ng pangalan ng bata at susuportahan kita para hindi ka mahirapan. Nagngangalit ang mga ngipin na usal ni Alexander. Ang pakasalan si Rose lang ang katanggap-tanggap na solusyon sa problema nila. Pakakasalan mo talaga ako? Manghantanong ni Rose. Yun ang tamang gawin para sa iyo at sa bata. Hindi ko mapapayagan na ikaw ang mag-isang bumuhay sa anak ko. Nag-aalala ka sa iisipin ng lolo ko? Conclusion ni Rose. Pero hindi nagpapakasal ang mga tao ngayon dahil lang magkakaanak sila. Yun pa rin ang tamang gawin. Ang pinaka-practical na paraan. Katwiran niya. Hindi ako sang-ayon. Hindi mo gustong magpakasal sa akin, Alexander. Hindi rin ako magpapakasal sa'yo dahil lang sa sad dahil lang yun. Hindi yun patas para sa ating dalawa. Kontra ni Rose. Salamat na lang sa pag-alok. It was a nice thought. Maang na napatitig sa Alexander kay Rose. Hindi makapaniwalang basta na lang nito tinanggihan ang alok niyang kasal. A nice thought? Be honest, Alexander. Hindi mo ako gustong maging asawa at hindi mo rin gusto maging ama. Huwag kang tumangki. Ramdam ko ang pag-atubili mo at hindi tatama ng pagpapakasal ang nangyari sa atin. Hindi sasang-ayon sa'yo ang lolo mo. We'll agree to differ. Kung magkikita man kami, at tantanggihan ko ang isang naaga-atubiling asawa ay makatwiran at hindi kabaliwan. Maringgit ni Rose. At una sa lahat, hindi ako bagay sa mundo mo. Magtatawanan lang ako ng mga kaibigan mo. Pahihiyain lang kita. My goodness, isa lang akong janitress. Walang magtatangkang pagtawanan ka sa presensya ko. Gagawin ko ang lahat para maging mabuting asawa at ama. Pero hindi mo ako mahal. At hindi maaatim ng pride kung makita kang pinipilit ang sarili mo. Isa pa, wala tayong relasyon. Ang nangyari sa atin ay one night stand. Hindi mo ako kilala at wala kang alam at pakialam kung anong gusto at pangangailangan ko. At halata naman sa pag-alis mo nung gabing yun, ha. Wala kang balak magpakita pang muli. Protesta ni Rose. Tinapunan ni Alexander si Rose na nang uuyam na tingin. Love is lust, nothing more. Sigurado naman akong hindi kita madidisappoint sa parting yun. Saka alam ko magkikita pa tayo dahil ako ang maghahatid sa iyo sa Cebu. At hindi ba kanina lang ay hinimatay ka? Kailangan mo na magbabantay sa iyo. Hindi ka na dapat na nagtatrabaho. Oh please, huwag ka na magpanggap na ikaw si Mr. Caring and Sensitive dahil hindi ka ganun. Habang umaalingaw pa sa tenga ni Alexandre ang akusasyong yun, maras niyang hinila ang telepono at tinawagan ng housekeeper at umorder ng agahan para sa kanyang nakakainis na bisita. Galit na galit siya. Teenager pa siya nang huli niyang makarama ng ganung galit. Wala siyang mapapala kay Rose at ayaw kasi nitong makinig.
Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kaya kong alagaan ang sarili ko at wala kang dapat ipag-alala. Kaya mong alagaan ang sarili mo kaya pinasampo mo ako sa kama mo nung unang gabing yun? Parang liyo na angil niya. Kung ang mga empleyado niya ang nakarinig din ginamit niyang boses, tsak na kumaripas na ng takbo ang mga to. Pero hindi si Rose, na natili to sa kinaroroonan at nagpatuloy sa pagmamatigas. Lahat ng tao nagkakamali, ikaw ang pagkakamali ko. Hindi pagkakamali ang gabing yun, babe. Hinawakan niya si Rose sa pulsuhan at hinila to palapit sa kanyang katawan. Isang impit na sigaw ang tanging nagawang protesta ni Rose bago sinakop ng mga nagbabagang labi ni Alexander ang kanyang mga labi. Inihiga siya ni Alexander sa sofa habang ang mga kamay nito ay sumuot sa ilalim ng kanyang sweater. Umarko ang likod ni Rose at napaungol siya ng paglaruan nito ang mga dungot ng kanyang dibdib. Inililis ni Alexander ang kanyang sweater at himoko para palitan ng bibigang kamay nito. Isang katok sa pinto ng penthouse ang nagpabalik sa kanila sa realidad. Nang tumayo si Alexander para buksan ang pinto, mabilis na binaba ni Rose ang nililis na sweater at umupo. Kailangan ko nang umalis. Pag-iisipan ko ang pagkikipagkita sa lolo ko pagkatapos ng midterms. Sumusuko niyang sabi. At pag-iisipan mo rin ba ang alokong kasal? Naniga si Rose at itinaas ang mga mata ng kasintaas ng may papatubong bigoteng baba ni Alexander. May cleft chin at lalaking-lalaking ang dating ng baba nito. Hindi. Bakit hindi? Paano mo ako nagawang tanungin yan gayong ayaw mo naman talaga magpakasal? Tanong ni Rose. Nakataas ang kanyang kilay sa hindi pagkapaniwala sa inasal nito. Minsan ba? Naisip mong gusto mo magpakasal? Hindi. Pag-amin ni Alexander. Gusto mo ba na magkaanak? Kumunot ang noon Alexander sa tanong na yun. Nangako ka na magsasabi ako ng totoo mula ngayon. Paalala ni Rose. Hindi. Pag-amin nito. Kaya bakit ako magpapakasal sa iyo? Siguridad? Suporta? Para magkaroon ng tatay ang anak mo? Hindi ako naniniwala magiging matapat ka at hindi ikaw ang tipong bagay sa buhay may asawa at sa pagiging isang magulang. Lalo na't ayaw mo naman sa mga yun. Kaya ayaw ko. Baka magulat ka. At puputi ang uwak? Hamon ba yan? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Alexander. Hindi, sagot ni Rose. Kailangan na niyang tapusin ang usapang to. Hindi ba tayo maaari maging magkaibigan? Ayoko maging kaibigan ka, sagot ni Alexander at may tinawagan to sa cellphone. Simula sa araw na to ay may maghahatid sundo na sa'yo. Anito habang sinasamahan siya patungo sa pinto at ibigay mo sa akin ang cellphone number mo. How ironic na kung hindi mo pa ako nabuntis, hindi mo maiisip na hingin ang number ko. Nakita ni Rose kung paano dumilim ang mukha ni Alexander sa paalalang yun. Huwag mong sabihin sa lolo ko na pinag-iisipan ko pa ang pakikipagkita sa kanya. Sabihin mo na lang man na may exams ako. Ayokong sumamba ang loob niya. Sabi niya nang iabot kay Alexander ang papel at pinagsulatan niya ng cellphone number niya. At paano naman ang damdamin ko? Kulang ka sa bahaging yun. At kung meron ka mang damdamin para sa akin, yun ay dahil pinagbubuntis ko ang tagapagmana mo. Pinagmamasdan niya si Alexander kaya sandaling nabanaag niya sa mukha nito ang paghihirap. Ngunit ayaw na niyang pag-isipan pa yun. Iniisip lang marahil ni Alexander kung paano pagtatakpan ang lahat ng ito sa lolo niya. May bisita ka, Rose. Bungod naman sa kanya ni Martha pag-uwi niya. Karga nito si Blas at inginuso ang bisita niya. Oh hell. Naisip ni Rose nang makita si Jasper. Hindi siya handang harapin ng lalaki pagkatapos sa mga pinagdaanan niya sa loob ng 48 oras. Sa akin ka muna, Blas. Rose, bulong sa kanya ni Martha. Kanina pa niya inaaling yan ang bisita mo. Salamat. Nakangiting tugon ni Rose at hinarap si Jasper. This is a surprise, Jasper. Paano mo nalamang dito ako nakatira? Nakangiwing tumugon si Jasper. Huwag mo nalang itanong. Gusto ko lang mag-sorry sa nangyari nung huling tayo nagkita. Wala akong intensyong saktan ka. Hindi ko lang talaga napigil ang galit ko nang makialam ang lalaking yun. Naisip ko lang kasi na baka gusto mong kumain minsan sa labas. Manood ng sine kahit anong gusto mo. Nag-init ang mga pisngin ni Rose sa gustong mangyari ni Jasper.
That's not a good idea. Bakit? May problema ka ba sa akin? Nangahamong tanong ni Jasper. Wala akong sinasabing ganun. Mabilis sa tugon ni Rose. Hindi niya gusto magalit ang lalaki. Hindi ito magiging mabuti para sa atin. Buntis ako, Jasper. Buntis ka? Ulit nito na nakatingin sa kanya na para bang may ketong siya. Sa labas, naulinigan ni Rose ang pagbukas ng pinto. Ang mahinang boses sa isang lalaki at ang pagkahul ni Blas. Hindi ko alam na may boyfriend ka na pala. Nakasimangot na sabi ni Jasper. Nag-aaksay lang pala ako ng oras sa'yo. Ayoko makipag-date sa babaeng dinadala ang anak ng ibang lalaki. Bago pa man ma-assure ni Rose si Jasper ay bumukas ang pinto at bigla ay dinaluhong ni Blas si Jasper. Nakalapit na rin sa Alexander kasama si Titos kasabay ng pagsipa ni Jasper kay Blas. Napatili si Rose na humampas sa dingding si Blas. Diyos ko! Jasper, napatay mo siya! Huwag ka mag-alala, Rose. Hinimatay lang siya. Sabi ni Alexander at inilayo siya sa walang malay na aso. Kailangan siya madala sa vet. Halimaw ka, Jasper! Sigaw ni Rose. Una akong sinaktan mo. Ngayon naman si Blas. Sinugid niya ako. Katwira ni Jasper. At hindi ko naman sinadyang saktan ka. At ikaw, dumating ka lang nagkagulo na. Paniniisin naman ni Rose si Alexander bago nagtungo sa kusina para kumuha ng tray na pagdaligyan kay Blas. Kailangan mo na talaga mag-report sa pulis. Utos ni Alexander kay Rose pagbalik niya. Bukod dito, sinundan ka rin niya pa uwi kagabi. Ini-stalk ka ni. Hindi ko siya ini-stalk. Gusto ko lang malaman kung saan siya lumipat. At hindi ko na siya aabalahin pa hanggang ngayong nalaman ko na buntis siya. Sabi ni Jasper. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala sa akin si Blas. Siya na lang ang natitirang alaala ko kay Beryl. Nangingilid ang luhang hinaplos-haplos ni Rose ang alaga. Inakay siya ni Alexander pasakay sa limusin. Beryl? Siya ang kumupo sa akin. Minahal niya ako na tulad ng isang tunay na anak. Namatay siya ng 20 anyos ako. Breast cancer. Pinasaya ni Blas ang mga huling buwan ng buhay ni Beryl kaya hindi ko siya kayang ipamigay. Pinahid ni Rose ang mga luha sa mga mata. Paano mo nga pala na lamang sinundan ako ni Jasper? Inutusan ko ang ilan sa mga bodyguard ko na bantayan ka. Inireport nila sa akin. Madilib ang mukhang tugon ni Alexander. Bantayan? Hindi ako isang prinsesa na kailangan ng bodyguard. Angil ni Rose. At saan ba tayo pupunta? Sa veterinary clinic para matignan si Blas? Tinitigan ni Rose ang maliit na katawan ng aso. Nanginig ang ibabang labi niya nang mapansin ang dugo sa ilong ni Blas. Na magkasama pa kami ni Mel sa apartment. Laging inaasar ni Jasper si Blas kaya galit si Blas sa mga lalaki. Kinagat din niya ako. Pero hindi mo siya sinipa. Bulong ni Rose. Pagdating sa klinika ay sinuri ng doktor si Blas. Ayon sa doktor ay kailangan manatili si Blas sa klinika upang masemento ang isang paa at obserbahan ito dahil baka kailangan operahan ang nagkarak na bungo. Paano ko babayaran ang lahat ng gagastusin ni Blas? Nalulumang tanong ni Rose habang inaalalayan siya ni Alexander palabas ng klinika. Ako nang bahala ron, sagot ni Alexander. Ang bait mo naman, pero ayokong may pinagkakautangan. Pag-aamin ni Rose sa muntik ng madulas paglabas ng klinika. Hinuwakan siya ni Alexander sa mga braso upang alalayan siya. Makipagkita ka sa lolo mo at kalilimutan kung may utang ka sa akin. Tugon ni Alexander. Hindi makapaniwalang napatitig si Rose sa lalaki. Blackmail yan. Ganun ako. Nakapagprograma ako para samantalihin ang bawat pagkakataon. At kung ito lang ang tanging paraan para makipagkita ka sa lolo mo. So be it. Walang pagsisising tugon ni Alexander. Huminga ng malalim si Rose. Natigatig sa marahas at malamig na pamamaraan ni Alexander sa pagharap sa buhay. May kapalit na halaga ang kabutihang loob nito. Dapat pa ba niyang ipagtaka yun? Hindi si Alexander Santillan ang tipo ng lalaking gagawa ng kahit ano nang walang kapalit. Sigurado siyang malaking halaga ang magagastos kay Blas at hindi niya yun mababayaran. Isa pa, kung nga aminin lang niya sa sarili, hindi naman talaga siya tutol sa pakikipagkita sa lolo niya. Sa akin sa midterms ko, libre na ako pagkatapos ng magpunta sa Cebu.
pagpayag ni Rose. See? Madali naman akong kausap, bulong ni Alexander. Hindi no, tusok at wala kang awa makitungo sa kapwa mo. At ginagamit mo ang pagmamahal ko kay Blas para makuha ang gusto mo. Ako sa ni Rose. Huwag mong asahang magugustuhan kita dahil doon. Iniligtas ko ang buhay ng alaga mo sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa vet. Kontra na Alexander. At may isa pa akong hihilingin. Gusto ko makipagkita ka kay Dr. Valerio para matignan ka. Pero napagtingin ako sa doktor. Mahinang protesta ni Rose. Kailangan ba lagi mo nalang sinasalungat ang lahat ng sinasabi ko? Halatang naiinis sa tanong ni Alexander. Gusto ko lang namang masiguro maayos ang kondisyon mo. Nagbaba ng tingin si Rose. Ang pansin ay nabaling sa mga maskuladong binti at sa kadlungan Alexander. Nag-iwas ulit siya ng tingin. Nag-iinit ang mga pisngi sa mga alaala nang gabing nagniig sila ng lalaki. Wala kang pakialam sa kung anong makabubuti sa akin. Ano kayang dinadal mo kaya may pakialam ako? Kinigat ni Rose sa ibang labi. Baka kasi may masabi pa siyang maanghang. Alam niyang hindi interesado sa Alexander sa anak nila at ginagawa lang ang inaasahan dito. Ngunit tamang desisyon bang tanggihan niya ang interes na pinapakita nito? Kahit gaano pa kaliit yun, hindi man niya gusto ang napipilitan lang na asawa. Gusto naman niya ng ama para sa kanyang anak. Hindi na yun maitatanggi kahit nalabag iyon sa kanyang kalooban. Nagawa ni Alexander na talikuran siya pagkatapos na nangyari sa kanya at kailangan niyang matuto. Tanggapin ang kamalasan. Mag-move on at pag-ukulan ng pansin ang mas mahalagang bagay. Rose, angil ni Alexander. Pumapayag ka na bang magpatingin kay Dr. Valerio? Kung kinakailangan, bumuntong hininga si Rose. Alam mo naman siguro na responsibilidad na kita ngayon. Itinaas si Rose ang baba. Hindi ako isang bata na kailangan bantayan pa. Kaya kong aligala ang sarili ko. Masanay ka ng ako na ang mag-aasikaso sa iyo mula ngayon. Sabi ni Alexander. Naggalit ang mga ngipin ni Rose. Pasensya na. Pero hindi ko magagawa yun. Sanay ako mag-isa. Kung gusto kong umasa na lang sa'yo, umuo na sana ako sa alok mong kasal. Matari niyang tugon. Maari ka pa namang magbago ng isip. Malabo mangyari yun. Hindi ikaw ang gusto kong mapangasawa. Naningkit ang mga mata ni Alexander. Sige nga. Ikwento mo nga sa akin ang lalaking gusto mong mapangasawa. Isang lalaking mabait. Nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng nagsasaloob. Nag-iinit ang mga pisnging sagot ni Rose. Pasimpleng pinagbasta ni Rose sa Alexander na halatang hindi na maganda ang timpla. Kung tutuusin, dapat nga nitong magpasalamat dahil tumanggi siyang magpakasal dito. Balang araw ay makakatagpo rin sa Alexander ng babaeng gusto talaga nitong pakasalan. Naliga siya sa ideyang yun. Nagitla ang mapagtantong hindi niya nagusto ng ideya na ang ama ng kanyang anak ay may kapiling na ibang babae. Isa yung kabaliwan niya sa sarili. Pagkatapos sa mga nalaman niya kagabi tungkol kay Alexander na magsaliksik siya sa internet tungkol dito, nakasisiguro siya na tama ang naging desisyon niya. Hindi sila magiging masaya dahil hindi sila bagay. Hindi nga mailalarawan ang uri ng buhay na meron si Alexander. Tatawagan kita, sabi ni Alexander habang bumababa siya ng sasakyan. Good luck sa exams mo. Nilingon ni Rose Alexander at nginitian. Salamat, sabi niya. Naghihintay si Marta sa harap ng kanyang apartment upang magtanong tungkol kay Blas at binalitaan niyang babae. Naghanda si Rose ng hapon at hindi niya mapigilan ang paghikab. Ayon sa doktor ay normal lang daw na mabilis mapagod kapag nagdadalang tao. Nangangako sa sarili na gigisingin ng maaga para mag-review. Nahiga na si Rose at ayaw man niya na naalala niya ang gabing may nangyari sa kanila ni Alexander. Tinuruan siya ng binata na magustuhan ang sex. Napagtanto niya. Sa paglipas ng panahon, makakalimutan din niya ang pangungulilang iyon at pati si Alexander. Sa ngayon kasi, medyo obsessed pa siya kay Alexander. Napipilitang pag-amin niya.